Hi, have a blessed morning. How about you? Good morning, everyone. Okay, now the couple, loyal team, Loloy and Alma, will now give you or share something to you about the gospel of today. Sunday, what is the date of today? January 31, 2021. This is the last day of the month of January. Palakpak! Thank you, Lord. We have reached this far. So this is my wife. This is the first time she appeared on my last Sunday's blog. Then I would like to request him to read the gospel of today. Just a part of it because it's too long. Medyo taas siya. So basahon niya gamay. In the synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. Okay, what chapter is that? It's Mark 1, verse 21 to 28. Okay, Mark 1, verse 21 to 28. Chapter 1. Is that? Chapter 1, verse 21. Mark. Chapter 1, verse 21 to 28. So it's just a shorter version that na binabasa po ni Alma, aking wife. So kumusta? This is your first time. Unsa may imong gibati sa Sunday's best nako? This is already loyal Sunday's best. Nalipay ka? Yeah, a little bit scared. A little bit scared. You're a lawyer, then you are scared. It's different because a different kind. That's okay. So I understand that. Tanan man tao, medyo bandok mga peers sa bisan asa. So this is a gift from God. This podium gigamit na to para maka-share ta sa gospel sa Ginoo. So ang gospel, this is our own version because there are so many versions of our priests, of all the preachers. So our own version about the kanang giyawaan, yung taong na poses ng demonyo. So, pinaalis ni Jesus sa katawan ng tao. Maraming, di ba ang katawan ng tao, maraming demonyo. There are lots of evils in ourselves, within ourselves. Di ba? Yes. Maraming evil sa atong sarili. Because as the saying goes, there is no perfect, only God is perfect. So, there are evils, small evils and big evils, but still the same. It's still evil. So, ang nangyari, may nayawaan ng tao, please understand our Tagalog, because we are Bisaya. Nainiwaan ng tao, din gisudlan sa demonyo, din nakita niya si Jesus, din nahadlok siya, na-scared siya, di ba? Anong na-scared man siya sa imong sharing? Nga nahadlok man siya sa Ginoo, bakit takot siya pagkakita niya sa Panginoon? Ginoo eh. Bakit? Dahil Ginoo? Dahil evil spirit siya, tapos enemy, their enemy, and they know that God is more powerful than him. So natakot siya dahil kaya nga mga kaibigan, kapatid, we should be very careful of our tongue. Kasi yun ang isa sa mga nag-penetrate ang demonyo sa atin, sa evil. Hindi lang evil na literal, yung mga ugali natin, 'di ba? Yung mga lumalabas sa bibig natin na hindi magaganda. We'll try hard to control it because it's our own choice. Diba? So, yun, natakot ang tao kasi may evil sa kanya. Pero, never in history na mananalo ang demonyo sa Panginoon. Kaya, huwag kayong matakot. Always have in mind and in our heart nga ang Panginoon ay nandito sa atin. Siya ang most powerful. Let us always protect mga ni Jesus Christ, yung mga Ten Commandments, na we'll be very careful with that.
So, yun. Kaya, bakit nagkaroon ng mga temptations ang tao or evil sa kanilang sarili? Sino ang pinakamananagot niyan? Who is answerable? Ang tao may free will siya to choose between evil and goodness and evil. So ang kung minsan because we are imperfect and we are in the world, so most probably because of our original sin, we always choose the evil one to satisfy ourselves. Our heart's desire. Being human. One with God. We always be reminded that if we are with God, always pray. We always be reminded that choose the goodness. Kaya nga yung mga ano natin, kung takot tayo, kailangan natin ang Panginoon. Kahit hindi tayo takot, kailangan natin ang Panginoon. Kasi we are always tempted every second of the day. We're not looking for a big evil. Every day, there's an evil that roaming around our, in every surroundings, in our sa ating palibot. Kita mang God, binigyan tayo ng Panginoon. God has given us a gift. Daming gift, daming blessings sa Panginoon, ng Panginoon sa atin. Wala tayong, kahit isang ano na nagagawa natin, siya lang talaga because He is the one and only perfect God. So, ang blessings na yon, huwag tayong mag-focus more on blessings. Kasi kung marami tayong blessings, di ba? Marami tayong money. So, baka makalimutan natin si Lord. Di ba? What can you say about that? Na ang tao nag-focus lang sa blessings, din nawala ng Panginoon. Maraging on the Father or Boss nga, we are prisoner of wealth. Kung prisoner of wealth, daghan kayo may tabo. Mag-focus ta sa atong kaugalingon. Malimta na to ang Ginoo, malimta na to ang uban. So may mo tang selfish na ay worryness, kanang W, prisoner of W. Worryness, mag-worry ka kay ang imong wealth basi kawaton. So wala na ang Ginoo sa imo. So ang kuan din ang kung focus of wealth, mahimo kang kanang makurap imong mind mo nang That's why Father Urbo said, because we have attended his mass, Father Urbo said there's an acronym, he called it POW. Tayo ay mga POW, prisoner of wealth, prisoner of worries. Lagi tayong worries. Parang nakalimutan natin ng Panginoon ay kaya niya lahat. Prisoner of wealth, na medyo mayaman na tayo, gusto natin bilhin ang tao. Dahil sa ating yaman. O saan ang yaman? Hindi sa bulsa, sa bangko, dito, sa puso. Di ba? Mm-hmm. Mayaman ka pa sa puso? I'm trying. You're trying. Okay. So, we will try our best na mayaman tayo sa puso, hindi lang sa pocket. Ang pocket kailangan ng pera. But do not make money our Lord. Ha? Kasi marami na tayong load. Makalimutan natin si Lord. Di ba? Sabi ni Kanin, POW, prisoner of work. Daming trabaho, apat, tatlong trabaho, lalo na dito sa Canada. Daming trabaho ng mga tao para magkapera. Ano, aanin bang pera kung wala na tayo? So, dapat balance tayo, di ba? Mm-hmm. Balance ang Panginoon. We have to serve God, then magtrabaho. Pero hindi yun naubusin ang katawan sa pagtatrabaho hanggang magkasakit. Like me, I'm a good example. Pagdating ko dito sa Canada, ang dami kong trabaho, apat. Tatlo na lang, kasi medyo nabahina na. Then, dalawa na lang, hanggang nagka-kidney problem. Then, ha, dialysis. Then, na-transplant after 6 years. Dami kong sakit dahil doon. Kaya, I am the best living witness sa mga nagtatrabaho na trabaho ng trabaho, wala nang panahon sa pagsimba. Wala nang panahon sa pag-sharing ng gospel sa pamilya, sa Panginoon. Diba? Mm-hmm. Then, PW, another prisoner of waste. Dami tayong ina. Inaaksaya na oras. Mm-hmm. Oo. Dami. Kasi puro lang tayo gusto para sa ating sarili. How about sa kang God? Anong gusto niya? Nagustuhan mo rin? prisoner of ways. Kung nakang kakag-wealth, marag ang iyong tendency is to labay ang kinahanglan. Pero di na ito mga una-una na uban nga, nakang kayo nagkinahanglan. Mm-hmm. Ang ato mga unnecessary nga butang, atong paliton kay portahan ba ya? Yeah.
mga kuwan na lang, kanang dapat need lang, di ba? Oo, kahit, kasi kung marami na tayong pera, marami na tayong accumulate, that is the standard of living na blessing yon. Sana blessing yon. Hindi yon gawin din. Standard of living, then you have to increase your standard of giving. Di ba? Kung may mga living ka, binigyan ng Panginoon, pera, mga ano, kahit ano pang mga grasya, if God increases your standard of living, you have to increase also your standard of giving. Oo, di ba? Nung una siguro, wala pa kang trabaho, bigay ka lang ng 1 peso, pero ngayon may trabaho ka na, bigyan naman 2 pesos. Di ba? Dito sa Canada, $1 lang din, increase to kunti. Kasi nag-standard of living naman tayo na binigyan ng Panginoon. Sometimes, we really forget the giver, who is Jesus. And we tend to focus on the gift, the giving, ang binigyan ng Panginoon. Mali iyan, na malaking mali. So, yan lang po tayo mga kaibigan. Dito na po tayo kasi simula lang ni wife, ni Alma sa first vlog. Si every Sunday, magano kami, meron kaming ibang topic next Sunday. It's all about the gospel of the Sunday. Then, meron ka pa bang sasabihin? You have something to say? Kanang pag ang ingon sa pari ganita sa homily nga si Jesus kay naman siya authority to cast out demon. Ang una ginya gikuan kay identify niya ang kanang kasagala sa mga sa verses kay identify niya kinsa ka mariana ba. So kita po di na to matabangan na itong kasato with the help of Jesus Christ. Kung di na to ma-identify kinsa niya ang evil spirits nga nasa ato. So sa gingon sa EWTN nga kailangan tag silence every day para ma with God para ma kuan na tong sa atong mga weaknesses. Lord, karong adlaw naka akong baba murag kanang nakabungat ko mga dautan nga kuan mga grabe akong gluttony. So ma kina identify nato ang bad spirits para matabangan ta ni Jesus sa pag cast out ana siya mismo mo cast out ana through sa atong help. So minsan we are so much loaded, dami natin diyan. No, the thought for the day is focus on the Lord, not on the load you are getting. Ito po si Loyal Pasa, hindi po nagpapasa sa inyo. Parami tayong magkikita naman tayo sa next Sunday. Ito si Alma. Loloy, bye-bye. God bless us all. Loyal. Loyal team, bye-bye.